hanggang ngayon, si Christy pa rin? Christy! Anong pakiramdam na ginagawa? Helen, please, kausapin mo na ako! Lana, bakit nakikita niyo po ako? Pareho po kayo ni Christy. Excuse me, ho. Saan mo papuntang expressway? Sumunod ka na lang sa akin para may tulong sa'yo tamang daan. Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Ano kailangan nila? Gusto ko sanang malaman kung kaano-ano mo si James. Ex-boyfriend ko si James. Para saan ba to? Tukol saan to? Kailangan mo kasing malaman. Pero wala na si James. Sabi ng mga kaanak ng biktima, hindi ka raw nila kilala. At ngayon ka lang nila nakita. Paano mo na-identify yung biktima? Nakinalaman ko ba sa nangyari? Ano kuya, nagkausap na ba uli kayo ni Ate Christy? Hindi pa. Pero kahit anong mangyari, hindi ko gi-give up si Christy. Malila! May flight ka po mamayang hapon. Kumilos ko na dyan. Kailangan maaga tayo sa airport. Hindi na ho ako aalis. Ano sabi mo? Anong kalokohan ito pinasasabi mo, ha? Anak, ang tagal natin hinintay itong pagkakataon na ito para makapag-Canada ka! Masisira na naman ang mga plano mo dahil sa James Bond! Hindi pa nga naililibi yung tao, eh. Huwag yan ang pagsalitaan ng gano'n. Anak naman, hindi mo naman ako masisisi kung ganito ako magsalita eh. Eh ilang beses ba muntik na sira ang kinabukasan mo dahil sa atik na yon? Pumilos ka na dyan! Ma, dapat hindi ko hiniwala yan sa James. Kailangan niya ako. Pero ngayon, wala na. Wala na yung lahat. Shirley? Where are you going? Kikituloy muna ako sa mga relatives ko sa Bataan. Di na ako pwedeng tumuloy dito. Any moment, uuwi si Christy. Shirley? Let's not be unfair to unfair? Chris. Unfair? Then don't be unfair with me. Alvin, I just lost a daughter. Gusto kong lumayo. I'm sorry. Sasamahan kita. Huwag ka nang mag-alala. Samahan mo na si Shirley at mas kailangan kanya ngayon. Paano si Christy? Ma, ayokong isipin niya na pinabayaan ko na siya. Ako na ang bahala sa kanya. Maiintindihan ka ng anak mo. Kaysa naman mauwi sa hiwalayan ang pagsasama ninyo. At sisisihin na naman ni Christy ang sarili niya. Kawawa nga po ko. Lola, wag na ho kayong mag-alala. Maayos naman ang kalagayan ko eh. Kila Debbie ho ako nakikituloy. Sige po la. Bye. Christy, bakit ba kayo mong umuwi? Debbie, pag umuwi ako at pag nakita ako ni Tita Shirley, mas lalo siyang masasaktan. Ang hirap naman ang kalagayan mo. Eh si Helen, nagkausap na ba kayo? Ayaw niya akong bigyan ng chance eh. Pakiramdam ko nga parang ang baliwala yung pagkakaroon ko ng third eye eh. Yung mismong kapatid ko na hindi ko makausap. Hello? Si Christy ba to? Pwede ba kita makausap? Tungkol saan? Pwede ba? Tigilan mo na yung paggugulo sa isip ng anak ko? Kalukuhan naman yung nakikita mo pa si James! Mabuting at namatay na siya! Salot lang naman siya eh! Salot. Wala namang ginawa ang mabuti ang James na yan eh. Ginugulo niya mga pangarap ng anak ko.
Magulong utak niya palibhasa sa adik. Hindi na dapat panghinayangan pa ang buhay niya. Christy! Nasabi mo na ba kay Laila yung tungkol kay Edgardo Malyari? Meron ba talagang Edgardo Malyari? O hi ka lang? Baka namang ginugulo mo lang si Leila. Ang sabi sa akin ng nanay niya, hindi ka daw normal mag-isip. Drug addict ka daw. Hindi niyo ako naiintindihan. Hindi ko na alam magagawin ko! Hirap ako makatulog. Minumulto ako ni Edgardo. Ayaw niya talaga akong patahimikin. Bumagsak na ang katawan ko. Ilang linggo na rin akong hindi nakakatulog. Kaya niresetahan na ako ng doktor ko ng sleeping pills. Balik ako sa lugar na yun para humingi ng tawad kay Edgardo para sa pagpapabaya namin ni Laila sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko na siyang mawala sa isip at paningin ko. Pagod na ang isip ko. Overdose ako sa sleeping pills nung una mo ako makita. Pero sino ba talaga si Edgardo? Bakit ayaw ko niyang patahimikin? Ako. Si Leila. Kaming dalawa ang may kasalanan kung bakit namatay si Edgardo. Galit na galit sa akin yung nanay ko. Hindi na kasi ako pupuntang Canada. Hindi ko kasi maatim umalis eh. Christy, totoo bang nakakausap mo si James? Namatay daw si Edgardo nang dahil sa inyong dalawa ni James. Boyfriend ko si James. Parehas kami nursing student. Magkaiba yung personality namin. Alam mo, Lai? Natingin ko, magkakatuluyan din yan si Jan sa Rose eh. Sana nga. Hindi kaya tayo mabagansya niya. Anong baga-bagansya, itulog na yung mga tao ngayon.
niya nga, no? Kiss. Kiss. Ayun. O, tama na. Yun lang. Mag-drive ka na. Alam mo, masaya ako at ikaw na yung girlfriend ko. Kasi dahil sa'yo, kaya nai-inspire ako mag-aral. Siyempre, ayun ko yata magpaiwan, no? Ba't naman kita iiwan? Eh, sanay na nga tayo sa isa't isa, eh. Diba? Nakakainis nga, eh. Pag wala ka, parang hindi nakompleto. James, galingan mo sa pag-review, ha? Parang makapasa ka sa Canada. Ba't kasi kailangan pa natin pumunta dun? Ikaw, hindi. Ako, kailangan pumunta dun. Kayang-kaya ka tambuhayin kahit di ka na magpunta dun. Eh, paano pamilya ko? Inaasahan nila ako. Kasi ikaw, pensyonado ka ng mga kapatid mo na sa ibang bansa. Kaya kailangan ka pang tukpukin para mag-aral. Ito talaga. Wala akong kabilib-bilib sa akin para unang nanay. Ano ba tingin niyo sa akin? Bad influence? Sa'yo kasi walang umaasa. Eh sa akin, eh apat pa yung kapatid ko sa high school, no? Nagkakanda ko ba na ngayon nanay ko kakatrabaho? Ako nun ang pag-asa ng pamilya ko. Tama na yan. Dado mo naman dinidibdib eh. Saka ikaw, alam mo, pag-usapang seryoso, pumapangit ka. Ano? Pumapangit ka. Ako pangit? Ginagawa na. Basta ito pangako mo. Kahit anong mangyari, wala tayo ko na. Pagkamatay niya. Halika na! Halika na lang! Halika na! Halika na, dali! Kami na tumawag sa pamilya ni Agyado para ipaalam ng tungkol sa aksidente. Hindi na kami nagpakilala kasi ayaw namin masangkot. Lalo na ako. Inisip ko kasi noon na baka ikasira lang ng mga plano ko sa buhay. Kapag nadawit kami, hindi ko na nga rin sinabi sa pamilya ko yung nangyari. Para sa akin, aksidente yung nangyari. Pero si James, sinisisi niya yung sarili niya. Di ka ba natutuwa? Approve na lahat. Makakapunta na akong Canada. Eh, paano ako? Di ba napag-usapan natin yan? Pag naayos yung papeles mo, edi susunod ka dun. Eh, paano nga ako susunod? Paano kung maayos ang papeles at ang buhay kung ayaw ako patulugin ni Edgardo? Alam mo, kalokohan yan. Bakit ikaw lang yung minumulto niya? Bakit ikaw lang? Side effect yan ng mga iniinom mong sleeping pills eh. Kaya ka nagkakaganyan. Kala mo, hindi ko alam? Alam mo, walang ibang makakatulong sa'yo kundi sarili mo. Kaya labanan mo yan. Madaling sabihin yan dahil hindi sa'yo nangyayari to. Alam mo, sa totoo lang, nakakapagod ka na rin eh.
Ang dami ko pang dapat gawin sa buhay ko kaysa asikasuhin yung guilt mo. James, wala tayong kasalanan. Mabuti pa maghiwalay na muna tayo. Naikwento sa akin ni James ang dinadala niya. Nakukonsensya siya sa nagawa niyo kay Edgardo. At Leila, pakiramdam niya, pinabayaan mo rin siya. Christine, nandito ba si James? Nasa tabi mo siya. Pabayaan kita. Alam ko, mali. Pero ang tingin ko, maninila mo na ako pababa. I'm sorry. Kung hindi ko pinakinggan yung pangangailangan at pinagdadaanan mo, ang nakala ko na hindi mo na ako mahal. Mahal mo pa ba siya? Siguro. Hindi ko na iparamdam sa kanya. Pero sa puso ko, mahal na mahal ko siya. Ito yung address na nakalagay sa ID ni Edgardo. Lalo lang malulungkot ang pamilya ko. Tama na yung mga nagawa mong tulong. Anong naitulong? Hindi ako makapaniwalang namatay na rin si James. Kilala niyo ho siya? Nung namatay ang asawa ko, nakiramay din si James. Tapos nung isang linggo, may dumating galing kay James. Eto, dumating dala ng kartero. Hindi ko alam kung tunay o peke, baka gimmick lang o pyramid ba. Kaya hindi ko na muna ginagalaw. Si James, alam kong gusto niyo humupa sa inyo itong pera po. Tulong niyo po ito sa inyo. Malaking tulong talaga ng yung piyuda na ako. Ang liliit pa kasi ng mga bata. Hindi ko alam kung paano magsimula ulit. Maraming salamat. Thank you.
Christy? Kasama ba natin si James? James, I'm sorry. Dati akala ko hindi siya responsable. Sarili lang niya iniisip niya. Yung 200,000 na savings niya, alam ko, yun daw yung buong savings niya. Ituloy mo mga plano mo. Ang pangarap mo pumunta sa Canada. Ituloy mo dong mga plano mo. At ang plano mo magpunta ng Canada. Kahit wala na ako, nandito lang ako at babantayan kita. Lagi lang daw siya nagbabantay sa'yo. Nalaman kong pagpapasalamat pa lang kaya nagpapakita sa akin si Edgardo, hindi paghihiganti. Pero siguro ganun talaga ang buhay. Kapag oras mo na. Ngayon din ang katwiran ko eh. Para mas madaling tanggapin ang lahat. Napakabait mo, Christy. Kahit hindi mo kamag-anak, tinulungan mo ko. Maraming salamat. Naman may magawa akong mabuti sa buhay ko. Mambawi lang. Meron na rin kasing isang taong namatay ng dahil sa akin eh. Mahabang kwento. Pero sana katulad yun ni Edgardo. Sana magkaayos na rin kami ng kapatid ko. May nakikita na akong liwanag. Matatahimik ka na, James. Pauwi na ako sa atin.
Apo ko! Christy! Si Ross, si Gabriel. Siya ang pumatay kay Gabriel at kay Maruha. Ano kaya maging reaksyon ni Christy kapag sinabi ko sa kanya na hindi ako si Gabriel? Pwede ba? Lubayanin naman kami, no? Nakikiusap ako sa inyo. Na sinong pausap mo? Wala ka mag-imang nakikita. Wala po. Kayo lang. Wala ka ng kakayahan na makakita ng mga multo. Totoo bang hindi ko si Gabriel? Pareho tayo na nananaginip, Christy. Makikita mo ako, nakikita mo sarili mo. Ikaw nakakaalam ng totoo. Sinungaling! Nabasa ko kasi sa internet, kapag palagi kang nangihina o masakit yung ulo for no reason, malamang may nakabantay sa'yo mulito. Ano kuhan yan? Christy, oh, alam mo ba nagre-research si Sister Michael tungkol sa panaginip mo? Ha? Di ba may pangatlong tao pa kayo hinahanap? Oo. Yung pumatay kay Maruha at kay Gabriel. Kaya si Sister Michael yung tao yun? Hello, Christy. Nahanap ko na yung bayan ng Santa Romana. Ha? Hindi mo ba nababasa o nakasulat Santa Quiteria? Kaya yan ang pinalit sa pangalan ng Santa Romana. Sa pagkawala ng isang bagay, wala ka ng kakayahan na makakita ng mga multo. Matatagpuan ang susi sa mga misteryo. Ano kaya maging reaksyon ni Christy kapag sinabi ko sa kanya na hindi ako si Gabriel? Ano nga ba ang katotohanan? Yung pumatay kay Maruha at kay Gabriel, kaya si Sir Michael yung tao nyo. Hindi na mapipigilan ang mga itinadhana sa Omix Presents Mars Ravenous. Nasaan ka, Maruha? Thank you.